Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga po na ako po ay nagagalak na minsan pa tayo po ay nagkasama-sama sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Tunay po na maranasan natin yung kanyang dakilang pagkilos, yung kanyang wagas na pagmamahal, yung kapayapaan at kagalakan na nagmumula lamang sa kanya. I pray na tayo po ay handa na mag-worship sa umagang ito. At kung tayo po ay handa na, tayo po ay dumako sa ating paunang panalangin. Yes, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. We give you praise and honor this morning. Yes, Lord, our Heavenly Father, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy namin itinataas at binibigyang kapurihan ang iyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Wala nang iba, Panginoong Diyos, sa aming buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw siya aming makita sa umagang ito. Ikaw ang siya aming malalahati, Panginoon. At kami, Lord God, ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat araw. Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin, sa bawat biyaya, Panginoon, na aming natatanggap, Panginoon, at sa opportunity na ito, Panginoon, na minsan pa na kami, Lord God, ay makapag-worship, Panginoon, makakinig ng iyong salita, pagkakataon, Panginoon, na maitaas ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. I pray, O Father, for your guidance, for the power of the Holy Spirit to be within us, Panginoong Diyos. Kami po, Lord God, ay gabayan mo, buksan niyo po, Lord God, ang aming mga isipan, ang mga puso, pagtanggap, Lord God, ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, ikaw ang kumilos. Lord, ikaw ang mag-glorify sa aming mga gagawin, Panginoon, sa umagang ito, Lord Jesus. Lord, I ask na i-bless mo po ang gawaing ito. Ikaw po, Lord God, ang siyang makita. Ikaw ang maitaas at mapapurihan, Panginoon. We give you praise and honor, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Truly, it is a blessing to be in the presence of our Lord. At sapagkat pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen po, no? And let me greet po ang lahat ng happy first Sunday ng May na po. May na po. Kung meron kang katabi ngayon, batiin mo rin ng happy first Sunday po. Panglimang buwan na ng taon. Ano po, ganun pa man, tayo po ay na-extend ng MECQ. Na po, konting linggo pa ng quarantine na po at kaya tayo po ay patuloy na mag-ingat. Excuse me po, ano, tayo po ay patuloy na sumunod sa health protocols ng ating gobyerno para rin po sa ating kaligtasan. And before I go into the message, ano po, may nakita lamang po ako na nag-trending sa social media at nabalita na rin po ito sa national TV na po. Ito po yung grupo ng mga babae na lumimas po ng isang community pantry sa Pasig. Ano po, makikita po natin na sa video na talagang may mga dalang eco bag. Ano po, yung isang babae dala-dala yung dalawang tray ng itlog. Sabi nga po nung nagtayo ng community pantry, eh sana ay kinuha na pati yung lamesa. Ano po, at sabi naman ng isang babae, papamahagi naman daw sa mga kapitbahay. And hindi naman po natin sila masisisi. We could just say that we are really on a very desperate times. Ano po, sadyang nakakalungkot lang po na sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 2. Hindi pa po ito yung main verse. Sabi po doon, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Na po, sa mga huling araw, ay magkakaroon ng mga kahirapan. At sabi po sa verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili. For people will be lovers of self. Ano po? Ituloy ko po, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Po, sa mga huling araw, magiging ganito daw po ang mga tao. And
And right now, we're just really on desperate times. Makita rin po natin sa panahon po natin ngayon o sa generation po natin ngayon po that people will just be lovers of self, magiging makasarili. Ano po, na ang makita na lang yung sarili, na baka mawalan ako, baka magutom ako, po, tingnan ninyo ako. Ano po, kaya ang atin pong Bible verse for today, yung magiging cure, ano po, magiging ating lunas sa pagiging makasarili, no? Selfish nature ng tao. Ano po, at ang atin pong text sa umagang ito ay mababasa po natin sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Ano po, Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Kung nandyan na po kayo, basahin ko na po, Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Ang sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Papuri sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ano po? Sabi, do nothing out of selfish ambition po. And most of the time, our thought will be ourselves. Ano po? Minsan po, amen po. Pagising pa lang sa umaga, ano bang pwede kong kainin? Ano po? Gusto ko pang matulog. Makapag-cellphone nga muna. Ano po? At ito ay naging normal na sa atin, sa iba po sa atin. Isipin muna ang sarili bago ang iba. Kaya nga po, ang sabi po sa ating naunang verse, sa 2 Timothy chapter 3, these people will just be lovers of self, magiging makasarili in the last days. Ano po? And hindi po mga tao na denying themselves, hindi po mga tao na, ang sabi po dito, not serving other people, not loving one another, but self. Po, yun po yung magiging focus. And yung atin pong three main points sa umagan pong ito, ay yung sulat po ni Paul sa mga Philippian church, ano po, yung ating maging cure sa self. Ano po, yung lagi po natin iniisip yung ating mga sarili. Po, sa umagang ito, I pray na maalis po yung selfishness or ating pag-iisip sa ating mga sarili above sa iba pang mga tao, sa ating Panginoong Diyos mismo po. And atin pong first point sa atin pong sa umagang ito ay yung sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Yun po yung unang nabanggit. Not out of selfish ambition or conceit. O pagmamataas. Ako po ay naniniwala na kung ang ating mga puso ay totally mawala ng pride, no po, yung ating mga selfish ambition, anything against sa commands ni Lord, ay yung Holy Spirit na ating Panginoon ay malaya na makakakilos po in every corner na po ng ating mga puso, ating mga buhay. And ayun po yung gusto natin sa ating buhay, sapagkat pag meron pa pong pride, meron pa pong selfishness, ano po, ay walang room ang Espiritu ng Diyos po. Kailangan po muna nating i-empty, ano po, bago po tayo punuin ng Diyos. At ang nakakalungkot nga po na ito po ay naging normal na sa generation po natin. Ano po? Sa Facebook pa lamang. Ano po? Saan ka ba naman makakakita na pwede kang gumawa ng page na halos lahat ay tungkol sa sarili mo? Ano po? Tapos may My Day pa. Ano po? May kasama kung ano makikita sa araw ko. Ano po? And harmless. Pwede nating sabihin harmless naman po, Pastor. Ano po? Pero perhaps at the back of our mind,
parang nasa isip, I should get attention, ano po, or I should get reactions, or basta may pumansin sa akin, masaya na, fulfilling na, ano po, is to always just think about ourselves, ano po, and ang nakalungkot is maging normal na po ito sa atin. Pero ang sabi po sa salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito is, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Kasi po, kahit po minsan sa atin pong prayers, po, sa ating prayer, personal prayers, ay nagiging pumapasok na rin po yung selfish ambition. Kasi po, lahat ating mga iba pong personal prayers, biblically ay hindi po pinapakinggan na ating Panginoong Diyos. In James, sabi po sa James chapter 1, pag tayo daw po ay nagda-doubt, pabago-bago ng isip, walang tiwala sa kanya, masabi, huwag umasang tumanggap ng anuman mula sa Panginoon. Sabi po sa James 4, pag tayo po ay humingi na may maling motibo o maling layunin, hindi tayo tatanggap. Kung hihingi tayo ayon sa kalayawan, ano po, hindi rin papakinggan nila. 1 Peter 3, pag di daw po natin in-honor yung ating mga asawa, para po sa may mga asawa, pag hindi po inanawa o pinakitunguhan, mabuti is may hinder daw po yung ating mga prayers. And kung makita po natin yung dahilan na hindi papakinggan ni Lord yung ating mga prayers, yung root po is a self-centeredness. Ano po? Yung ating doubt, yung at mga maling layunin, mga kalayawan, ano po? Kaya ang sabi, huwag gumawa anuman out of selfish ambition. Ano po? Kung dito sa mundo, naging big deal, naging big deal nga po, naging trending yung pag-ubos ng dun sa community pantry. Ano po, in spiritually, in eternal, ano po, big deal din po ang pagiging selfish. It will affect our life in negative way. Ano po, kasi we are getting out of the character of God. Ano po, super selfless. Ano po, yung ating sinusundang Diyos ay hindi po natin nagagawa yung kanyang character. And yun po, yung pinagtatrabahuhan ni kalaban, yun po ang kanyang ginagawa. Naku, baka mawalan ka. Naku, baka maubusan ka. Naku, huwag yan ang tignan mo. Eto, salamin, tignan mo sarili mo. Huwag na ang Diyos, lumayo ka ng Diyos po. Parang ganun po. And day one pa lang, ano po, ano ang sinabi ng kalaban kay Eve na hindi gusto ni Lord na kumain ka sa puno na yan. Kasi pag kumain ka sa puno na yan, magiging katulad ka niya. Ikaw na ang in charge. Ikaw na magde-decide kung anong gusto mong gawin. May karunungan ka na po, at gawin mo na kung ano yung nararamdaman mo. Think of yourself. Huwag mo nang isipin kung ano yung gusto ni Lord. Nako. At hindi rin idadirect ni kalaban sa kanya. Ano po, na hindi naman sinasabi ni kalaban na i-worship nyo ako, naku, tignan nyo ako, naku, tignan mo yung sarili mo. Yun po, yung kanyang sinasabi na po sa atin. Ilalayo niya po tayo sa ating Panginoong Diyos, ilalayo niya po tayo sa kanyang mga promise, sa kanyang mga commands, ano po, na walang karapatan si Lord sa decision natin, ano po. Yan po ang sinasabi ni kalaban. And thousands of years later, at ito pa rin po yung kinakaharap natin. We are still being deceived by the enemy na unahin po yung ating mga sarili. And di rin naman po nakapagtaka kahit po sa modern day counseling. Ano po? Let's talk about you. Ano ba ang iyong childhood? Po? Let's look deeper into you. Ayan ang mga sinasabi. Ikaw. Ano po? Ano ba ang nasa kaibuturan ng iyong puso? Ganun po. Talking about self. Ano po? Kahit sa Word of God. Ano po? Tinitwist yung sinabi ni Lord. Sabi, love your neighbors as yourself. Ang ibig sabihin ni Lord is to love others
Pero ang mas nakita ng iba is yung ask yourself. Parang sinasabi na hindi ko naman, hindi kasi ganun ko kamahal yung sarili ko. Ano po? Unahin ko muna yung sarili ko bago ko mahalin yung iba. Nako, it end up na sarili na naman. Ano po? Yun po yung nagiging interpretation. Ano po? Tsaka ko muna mahalin yung iba. Po, it, hindi po yun yung point ng verse. Ano po? Hindi po yun yung point ng verse. Ang sinasabi ni Lord is to love others. Kasi po, tayo mahal na po natin yung ating self. Naturally, ano po? Lagi nga po natin iniisip yung ating sarili. Ano po? Walang ibang inisip kundi ang sarili. Pagising pa lang, yung sarili na. Ano po? Ito po yung ating priority. Ito po yung laging ating inaalagaan. Ating sarili. Po. And ang sinasabi lang ni Lord is to get over ourselves. Ano po? Sana po naitawid ko yung point. Ano po? Naging victim rin po kasi ako niya ng pag-twist ng word sa word ni Lord na yun. And but for us to get over ourselves is ang sabi ni Lord is to love others, to look at others first. Po, sa iba po muna tumingin. And same sa sinasabi po ni Paul sa Philippians, to consider other more important than yourself. Ano po? Ang ating Panginoong Diyos, He didn't come to be served, but He came to serve po, and to give His life as a ransom for many. Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 16, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya po sa prayer ni David sa Psalms 119 verse 36, turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Minsan po, ating mga ginagawa is not out of our love towards others po, but by our own desires. Pero hindi naman po lahat, sinasabi po na lahat ng desire or ng ambition is selfish po. There is good ambition po, and that good ambition is to glorify God po by loving others and to serve God with everything that we have. And yun po yung gusto ni Lord sa life natin. And it is a command, a reminder po ni Lord sa atin sa umagang ito na huwag gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o paghihabang. Amen po. Amen. At ikalawa po nating point na maalis po yung ating self-mentality sa pagpapatuloy po ng verse. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. At ayun po ano, at sa ating pag-alis ng ating selfish ambition, sa ating pagiging makasarili, pagmamayabang, we naturally became concerned naman na po sa kapakanan ng iba, sa needs ng iba, bago po yung ating mga sarili. And yes po, we look out our needs. Hindi naman po sinabi ni Paul na i-deny po natin yung ating needs, pero mas makita natin yung kapakanan muna ng iba. And in this trying times nga po, it is hard. Ano po? It's more easy to be selfish. Ano po? Sabi nga po again sa verse po natin kanina, in the last days, ano po? The world will get really bad. There will be difficulties, paghihirap po. At ang sinulat po ito ni Paul sa church, ano po? And the church, may come a time will be thinking, they will be going into the church, thinking of themselves po, thinking mga sarili. Ano po? Church will, people will be lovers of self. Ano po? Ayaw po natin yan na sarili pa rin po yun nasa isip. Ano po? Ang iisipin po is pagpasok ng church, makatanggap ng blessing po at hindi makapagbigay. Ano po? Hindi lang po financially, kundi spiritually. Ano po? Ano po ang ibig kong sabihin?
Sa 1 Corinthians 12 po, sabi po doon, there is this manifestation of the Holy Spirit. Mga kaloob na regalo ng banal na Espiritu. We are gifted supernaturally. Tayo po ay may gift in a certain way to serve the Lord. Ano po? To be a blessing to others. There's this gift in us. Ano po? And for example, ako po ay naniniwala na pag ako po before ay nagli-lead ng worship service o ako po ay nag-share ng Word of God. And it is the Spirit of God na kumikilos po sa atin. Sa akin po, ano? It is the manifestation of the Holy Spirit. And the Spirit of God for me is to speak to a blessing for other people. Meron din po tayong mga gifts, ano po, na kaloob ng banal na Spirit of manifestation of the Holy Spirit. Sabi po, para sa ikabubuti ng lahat, for the common good. And one of the reasons, ano po, kung bakit hindi po natin na-figure out, one of the reasons na hindi po natin na-discover, ano po, yung ating gifts from the Holy Spirit is hindi po natin iniisip yung ikabubuti ng lahat po or yung common good. Minsan pumupunta tayo sa church hindi para sabihin na Lord, mahal ko po itong kapatid ko na ito, Lord, gusto ko po siyang i-bless, Lord, bigyan niyo po ako ng gift upang ma-bless siya, ano po, or Lord, I pray for the gift of the Holy Spirit, Lord, para ma-bless ko po yung church, para po ako ay maging blessing, ano po. Hindi, minsan, eh, hindi po yun yung ating prayer pag tayo po ay pumupunta sa church, ano po. Na, Lord, give me a gift to bless you, Lord, and to bless the people of the church, ano po. And, ganyan po eh, wala na po tayo sa pagiging selfish, ano po. And, pag atin po iyong naisang tabi, pag yun na po, yung ating naging prayer, ano po, is ma-discover po natin yung ating gift. Ano po, yung pag-desire ng common good. To bless the body of Christ, ano po, to bless the church, His church, ano po, sa atin. So, I encourage po for us to have a prayer on how could be a blessing, or how we could use our gifts, ano po, to bless the body of Christ. Tayo po ay may kanya-kanyang parte in the body of Christ sa atin pong church. Ano? Pag tayo po ay bumalik na sa live worship, tayo po ay pupunta sa church na yung isip natin is how can we be a blessing? Po, yan na po yung ating prayer. And minsan po kasi hindi po nakikita ng selfish people kung gaano po sila ka self-centered, ano po, sila po ay bulag sa pagiging selfish po. And message po ni Lord is makita nila na na yun mismo yung sumisira sa kanila. At para din po tayo sumaya, ano po, kaya minsan tayo po ay miserable, minsan kasi po puro sarili lang po yung iniisip natin, ano po. Let's start to be a blessing to someone, at yun, i-bless po tayo ni Lord. Tapusin ko po yung point sa isa pong illustration. Si Sunshine naman po ay nagluluto ng pancake para sa kanyang dalawang anak. Ano po, si Sunny, 5 years old, at si Shiny, 3 years old. At nag-argue po yung kanyang dalawang anak kung kanina po mapupunta yung unang pancake na niluluto ni Sunshine. And nakita niya nag-argue, nakita ni Sunshine na isa itong opportunity sa isang moral lesson. Sabi ni Sunshine, kung nandito si Jesus, ang sasabihin niya, mauna na yung kapatid ko, kaya ko maghintay. Ngayon, lumingon si Shiny sa kapatid niya. Sabi niya, Sunny, ikaw maging Jesus. Yan po ang sabi ng kanyang kapatid. And tayo po ay nagpa-participate sa body of Christ, sa kanyang spirit. Let us make the joy complete po. Pag tayo po ay nag-gather, i-consider po natin yung others, i-consider po natin others more important than ourselves, no po? And not to do anything out of selfish ambition. At sa atin pong huling point,
na maalis po yung ating self mentality. Sa verse 5, pagpapatuloy po ng verse, ang sabi po, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ano po? Dito na po tayo magtatapos. And our Lord Jesus is our best example of being selfless. Ano po? Our Lord is a very selfless God. And for us to stop looking at ourselves, ano po, is to look at Jesus. Po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Po. And minsan po kasi we look at ourselves first, ano po, at hoping na makikita na nandun yung kasagutan. But hindi po, we seek first the kingdom of God, ano po, to get rid of selfishness. We always look at God, to always look at Jesus, to have His mind in us. Yan po ang panalangin ni prayer. Yan po ang prayer ni Paul po sa Philippian Church. And yun po ang aking din prayer sa JCC sa bawat isa, na kung yung ang aking Diyos ay mapagbigay, ako rin ay magiging mapagbigay. Kung aking Diyos ay hindi maging makasarili, ako rin ay hindi magiging makasarili. Kung aking Panginoong Diyos ay lubos na nagmamahal, ako rin po ay lubos na magmamahal, na mapagkumbaba, ibibigay ang lahat para sa kaharian ng Diyos. Ano po? And if Jesus is yung ating talagang role model, ano po, and we take on the name of Christ sa ating buhay, at siya ang ating po, He's our life po. Jesus came to rescue us from ourselves po. Dumating ating Panginoong Jesus upang iligtas tayo sa ating mga sarili po. At I really took this personal po. Ano po, there are times that I really wish na mamatay na si Redo Torres. Ano po, dahil po si Redo Torres ay nililid ako sa mali. Kaya po, si Redo Torres, nililid lang po ako sa destruction. And, ang sinasabi lagi ni Redo Torres is tumingin lang sa kanyang sarili. Ano po, yan po ang nature ni Redo Torres. At may solution po si Lord sa ganun nga pong ugali ni Redo. At ang suggestion ni Lord, tingin ko dapat patayin natin to si Redo po. Yun ang solusyon ni Lord, na po, patayin na lang kaya natin sa red. Na po. And and to say that what it means to be a Christian. Na po, kausap po natin si Lord na, Lord, hindi ko po gusto si Redo sa destruction na po, kuya, hatid niyan. Kaya po, ang sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified in Christ. Ano po? Ayoko na si Redo yung in charge. Ano po? Ayoko na si Redo yung manguna. Yan si Redo na nanakit yan ng tao. Yan si Redo. Walang ibang inisip yan kundi sarili niya. And si Redo gagawin lang kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung gusto niya. Hindi niya iisipin yung iba. Po. And Lord, kailangan natin patayin si Redo para yung espiritu mo, Lord, yun na yung mabuhay. Yun na yung mabuhay sa akin. Po. Because only God can save us from ourselves. Na po, He's the only one who can save us from our selfishness. Selfishness na po, hindi po tayo tuluyan magiging masaya as long as we are just staring at ourselves. Imagine our church, po, imagine our church na tayo po ay pupunta sa church. We are just not looking at ourselves. We are just looking at other people. We look at God first and then to other people. And Lord, I will bless them. Lord, I want to help them, Lord. Lord, hindi mo na yung sarili ko, but Lord, I want to bless them and pray for them.
po, it will be such a beautiful sight po if our church would have that mind as Christ, ano po, and not to do anything out of a selfish ambition. And when we have the mind of Christ, we see him, we see God more in his full glory. We see him in his fullness, ano po. And it is such a blessing and a privilege na wala po tayong time na tingnan pa yung ating mga sarili. Pag nakita po natin si Lord at kung ano po yung nais niya sa ating buhay, kung gaano siya kamangha-mangha, kung gaano po siya kaganda po, at kung gaano siya kasapat na sa ating mga buhay. And it's all about Jesus. He is so worthy. At pag tayo po ay nakafocus lang sa Kanya po, sa Kanya lang tayo nakatingin, hindi na po natin kailangan tumingin sa ating mga sarili po, we are just so fulfilled sa ating Panginoon. And it is the last thing we want to see, to see God and His glory. Amen po. At papuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa iyong mensahe na ipinagkaloob niyo po, Lord God, sa amin. Lord, I pray, O Father, for each and every one of us, Panginoon, na kami po, Lord God, ay mamatay na, Lord God, sa iyo, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu na, Lord God, ang siyang mamuhay sa amin, Panginoon. Ayaw na po namin, Lord God, yung aming mga sarili, Panginoon, Lord God, dahil, Lord, itilid lang po namin ang aming mga sarili sa aming sariling destruction, Panginoon. Pagiging laging tinitig na lang ang aming mga sarili, Panginoon, Lord, gamutin niyo po kami, Lord God, kung meron po kaming ganun sa aming mga buhay. Ang nais mo, Panginoon, Lord God, ay lagi kami tumingin sa iyo at mas isipin yung kapakanan ng iba, Panginoong Diyos. Nang sa gayon, Lord God, ang pagpapala nagmumula sa iyo, Panginoon, ipatuloy na dumaloy, Panginoong Diyos. Lord, mas maging malapit kami, Lord God, sa iyong character. Because, Lord, you are not selfish, Lord. Lord, you have given everything for us, Lord God. You have given your Son, Jesus, to save us, Lord, because of your love for us, Lord Jesus. And we want to be more like you every day of our lives, Lord. Let us try our best, Panginoon, Lord God, in pursuing you, Panginoon, Lord God. At sa umagang ito, we will start, Lord God, by not looking at ourselves, Lord God. Not to do anything out of selfish ambition, Panginoon, Lord God. Na, Lord, hindi po namin iisipin ang mga sarili, Lord, kundi iisipin po namin, Lord God, kung paano po kami magiging blessing, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. I pray, O Lord God, na ang iyong mga salita na ito ay maging buhay sa amin, Panginoon. May apply po namin. Lord, I ask, Lord God, for your guidance and for the victory of your words sa mga buhay. And we give you praise and honor, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. At sa umaga din pong ito, ay atin pong inaalala at pinagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus po, bilang pag-alala ng kanyang dakilang gawa at ng kanyang wagas na pag-ibig na kanyang ipinakita ng siya'y ipako sa krus. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi naging makasarili po. Tayo po ay kanyang nasa isip sa kanyang sakripisyo para sa atin, yung pagmamahal niya sa atin para sa ikatutubos ng ating kasalanan po. At ito ay pag-alala ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus na nabayubay, nabubo sa krus ng Kalbaryo. And we give Him this praise and glory, and we rejoice sa victory ng ating Panginoong Diyos sa krus, at upang tayo po ay maligtas sa pagpapatawad po ng ating mga kasalanan, at tayo po ay makasama niya sa kanyang pagbabalik. At ang banal na hapunan po ay isang banal na gawain. Dapat po natin itong igalang at irespeto. Ang pakikibahagi ay maaaring mauwi
sa espiritual na kamatayan pag di po natin pinaniwalaan na ito ay utos ng Diyos at tayo din po ay hindi karapat-dapat. Kaya tayo po ay magpalinis, magrepent, tayo po ay mag-surrender po, talikuran po natin yung ating mga kasalanan, tayo po ay magpalinis sa Panginoon at ating pong Panginoon ay dapat tayo po ay patatawarin kung tayo po ay magre-repent ng buong puso. Tayo po ay pansamantalang yumuko at saliksikin po natin yung ating mga buhay, yung ating isipan, yung ating mga sarili, yung ating puso, kung may mga bagay pa na nakahadlang upang tayo po ay makadalo sa gawain ito ng Panginoon ay atin pong isuko sa Kanya. Tapat ang Panginoong Diyos upang tayo ay patawarin Niya. Take po natin itong time na ito upang isurrender sa Kanya yung ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa Kanya. Tunay nga na tapat ang Diyos upang tayo ay patawarin. Yes, Lord. Yes. Amen. At atin pong itaas ang simbolo ng katawan. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, ubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Pagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipagkakapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang osyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sabi rin po sa 1 Korinto, Kabanata 11, Talata 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at na siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan. Itaas po natin ang ating mga kaya po ay manalangin. Panginoong naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay, ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Niyandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalululahati ng iyong pangalan, habang patuloy po namin ipinahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi rin po sa 1 Korinto, 11, talata 25 hanggang 26, sa ganyang paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin itong inumin. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, minsan pa kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong ginawa sa krus upang matubos, Lord God, ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Patuloy po namin itong aalalahanin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Bigyan mo, Lord, tunay na kami ay nasasabik na, Panginoon, na ikaw, sa iyong pagbabalik, Panginoon, maranasan ka namin, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ay muling nabuhay, Panginoon, mula sa kamatayan, ang iyong kapangyarihan ay tunay na kamangha-mangha. Lord, higit na ang iyong wagas na pag-ibig para sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Po, sama-sama po tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sambahin natin siya sa ating pagsamba, sa ating pag-aawit. O Panginoon, magpuri ka namin, dinadakila ka namin sa umaga nito. Pumitan natin siya ng puso natin. Sa ating pangwakas na panalangin. Aming Diyos Ama na nasa langit, patuloy ka namin, O Lord God, na pinasasalamatan sa umagang ito. Pinabalik po namin, Lord God, ang pinakamataas na papuri at pagdakila at pagluwalhati sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Lord God, sa pagsama po sa amin, sa aming natapos na worship service. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paalala sa amin, Lord God, na alisin na po namin yung aming pagiging makasarili. Panginoon, yung aming pagyayabang, Lord God, alisin niyo po sa amin, Lord God, na yung sarili lamang po, Lord God, namin yung aming laging iniisip, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng kaisipan, Lord God, na masisipin yung kapakanan ng iba, Panginoon. At Lord, iyong kaisipan, Lord God, yung aming maging kaisipan, Panginoon. Ito, Lord God, ay maging buhay
Panginoon sa amin, patuloy namin itong isa puso at isa isip, Panginoon, nang sa gayon ay rumagasa ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, I pray, O Father, for blessing for the church. I pray, O Lord God, sa bawat nagkatrabaho, nag-aaral, bawat pamilya, Panginoon, ang iyong pagpapala. Lord, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, ang kapayapaan nagmumula sa iyo. Lord, ikaw ang siyang mag-glorify sa lahat ng aming gagawin. Ang karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang siyang lagi naming hanapin, Panginoon. Bawat desisyon na aming buhay, Panginoon, ay patuloy na kami isasangguni sa iyo, Panginoon. At nang sa gayon, Panginoon, na hindi po kami magkamali, Panginoon, dear God. At patuloy niyo po kaming gabayan, dear God, sa bawat araw ng aming buhay, Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa patuloy na pag-iingat sa amin, Lord God, sa kabila ng pandemic, Panginoon. Maraming salamat din po, O Lord God, sa patuloy na kagalingan, Panginoon, Lord God, na teacher. Continue to pray, Panginoon, na yung kanyang recovery ay tuloy-tuloy, Panginoon. Tuloy-tuloy, Lord God, na siya po, O Lord God, ay sasamahan mo ang pag-provision, Lord God, sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ganon din po, Lord God, ng kanyang pamilya, Panginoon, kay Pastor, na pag-iingat sa kanyang pagbiyahe-biyahe, Panginoon, Lord God, sa Manila. Patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon. We pray, Panginoon, Lord God, din sa iba pong pang may sakit, Panginoon, Lord God, patuloy na kagalingan nagbumala sa inyo. We pray for Mama Babel, for Papa Ayos, for Adrian, for Sister Bernadette, Lord God, sa kanyang breast cancer, Panginoon. At ganun din po, Panginoong Diyos, sa comfort, Panginoon, for Kuya Butch, Panginoon, na namatayan po, Lord God, ng kapatid. Lord, reach them out, Panginoon. Maranasan nila, Lord God, ang iyong pagsama, Panginoon, ang iyong pag-comfort. Ito, Lord God, ay pansamantala lamang, Lord God, at mararanasan din po, Panginoon, Lord God, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, ang pag-aaliw na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Ganon din po, Panginoon, Lord God, pasasalamat, Lord God, sa kaarawan, Lord God, ni Sister Rhoda. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagbalain, Lord God, maraming taon pa ang idugtong niyo po, Lord God, sa kanyang buhay. And maraming salamat, O Lord God, sa buhay ng aking kapatid na ito. Patuloy niyo po siyang i-bless kasama ng kanyang pamilya. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging blessing din po, Lord God, siya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. I speak blessing, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya. Panginoon, Lord, bless us, Panginoon. At patuloy, Lord God, na fruitfulness, multiplication sa aming spiritual life. Lord God, physically, emotionally, Panginoon, ang iyong blessing, ang iyong pagsama, Panginoon, ay aming maranasan, Panginoong Diyos. At tunay nga, Panginoon, na pasasalamat sa iyong wagas na pag-ibig sa amin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong mga pagpapala, Panginoon, sa bawat araw na aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen, amen, and amen. God bless po sa ating lahat.